Hello mga kantot, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel, kakuklose lang namin. So sa mga bago pa lang po sa channel ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. So meron po tayong series po na ginagawang video sa ating unbox and review para mas makapagbigay po sa inyo ng idea tungkol doon sa ating mga piyesa, mga parts, kung sila ba itugma or kung tama ba yung in-order nyo or o-order nyo. Excuse me. So, ayan po, ayan. Itong last time kasi, kaya gusto ko na lang din i-share sa inyo kasi last time may bumili ng stator. Kailan ba yung last time na yun? Kahapon yata. Stator ng Smash 110. So, sabay siyempre, di ba may mga bumibili na sabi na siyempre pagtanong, anong motor nyo po? Smash 110 ma'am. Pareho lang ba yan sila ng Smash 115? So, let's go. Alamin natin, share ko sa inyo kung ang ating bang stator ng Smash 115 at Smash 110 ay pareho lang. So, itong ating pang 110. Ito ating 110 sa baba. Smash 110. Ayan. Meron tayong SPD brand at MR Flex naman itong ating Smash 115. So let's go, let's unbox and review. Mga kantrip, ito unahin nating bubuksan itong ating stator na MR Flex pang XRM pang Smash 115. Ayan, so check, tada. So depende po sa brand ano, minsan yung depende sa brand, yung may mga brand na hindi ganito yung kanyang plastic. Ito kasi medyo makapal. So, kumbaga sa plastic pa lang ay may quality check na pala talaga. Good quality siya. So, mayroong mga brand na hindi ganito yung kanyang plastic. Hindi ganito yung pagkaka-sealed. Minsan, naka-plastic siya ng manipis lang. Minsan, bubble wrap klase na plastic na manipis na hindi nga naka-sealed. So, ito ay naka-sealed. Itong ating MR Flex brand. So, marami kaming mga piyesa na mga MR Flex brand. Hindi naman talaga siya kamahalan, pero maganda yung quality niya. Even sa mga sprocket, so medyo mataas yung sprocket na brand ng MR Flex, pero maganda yung quality niya. Okay, so ito na ang ating stator ng pang Smash 115. Stator, yan, assembly. So ito yung kanyang pulsar, two-wire siya, green and blue-white. Ito yung tinatawag na pulsar. Since ganito siya, ito po ay battery operated. Wala siyang primary coil. 2, 4, 6, 8 coils. Dalawang butas. So, napakadali lang naman ito mag-compare. At ang kanyang wire ay ito. 2 wires lang din siya. Ayan. Ay, 4 wires pala. 2 wires. Kita ko na nga ang ano eh. 2 pin dito sa socket na to at dito 2 pin. So, 4 wires siya, white, green, yellow, at itong blue. Yan. Ang green at saka blue ang nandito sa pulsar. So, ayan. So, i-consider natin pagdating sa ano, sa mga stator. Minsan, pare-pareho ang laki nitong mga coil niya. Pareho din, halimbawa, dalawa ang butas. But the problem is, sa gitna, dito sa gitna ay magkaibang butas, hindi pwede yon. Meron naman na parehong dalawang butas, pareho ang gitna, pero yung coil niya, halimbawa sa pinagko-compare na kung pareho lang ba, malalaki ito. So, hindi rin pwede kasi baka masikip doon sa magneto. So, this is our Smash 115 na stator. Next naman ngayon ay bubuksan natin itong ating pang XRM 110. Ito siya, XRM 110 SPD. Okay, so ito naman siya na brand ay ganito. Ganito ang kanyang balot, hindi siya naka-plastic, naka-papel siya na yung magandang klase ng papel, yung hindi siya na napupunit sa oil. Yan. So, tada! Smash 110 itong ating binubuksan ngayon. So, 2, 4, 6, 8. Itong ating pang 115, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Same na 8 ang coil. Itong ating 115 ay 8 din ang coil. Itong ating 110 ay 8 ang coil. Pero, itong 110 natin is ganyan. Ito, syempre, ito ulit ang kanyang pulsar. Blue at din, blue at green. Yan. Ang kanyang wires ay 4 din. Okay? White, yellow, green, at blue. At ganito rin yung kanyang socket. Tingnan natin yan.
And sa gitna ay dalawa din ang butas. So ganito yung itsura ng ating stator na pang 110 na smash. Okay? Now, let's compare. Ito yung ating 115, ito yung ating 110. Pariho sila na 4 wires. Pariho din na ganito ang mga socket niya. So the wires, compare natin ang wires. Okay, parehong white, yellow, blue, green. White, yellow, blue, green. Pulsar is the same. Pati ang laki nila, pagkapareho, pati ang wires ng pulsar ay pareho na magnet na. Blue, green, blue, green. Okay. Now, since nga ito kanina, sabi natin, pareho lang sila ng ano, ng coil 8. But the problem is, yun nga, parehong-pareho sila, diba? Pero ang sukat, ang laki nila ay magkaiba. Mas malaki ang stator ng pang 110 compare sa 115. Una nating sukatin ang butas. Butas sa gitna. Kasi kailangan natin i-consider ito eh. So, ganito kalaki ang butas sa gitna. Purado ng mm. Hindi ko na masyadong makita. So, isukat natin dito sa pang 115. You see? Medyo ma... Ano siya? Masikip. Medyo masikip. Pwede rin pala na pareho lang ang gitna nila. Pareho ang gitna, but the kabuuan. Kabuuan, kitang-kita po, kahit na hindi ko nasukate, na mas malaki ang diameter ng bilog ng pang 110 compare sa pang 115. Di ba po? Oh? Yan. So, ang gitna nila ay pareho lang. Ang diameter naman ng labas ay... Okay. Ito ang magkaiba. Dito lang siya, oh. Dito lang ang laki ng 115. Samantalang ang 110 ay napakalapad. Ito po ang 150, ang 110, ito siya. 115 ay ito. Ganito yung laki niya. Yan yung laki. Nasa 60 mm ang nilaki niya compare sa pang ano, sa pang 115. Ayan siya. You see? So, pareho ng gitna. Kitang-kita naman po kahit hindi sukatin. Sa lapad pa lang dito. Mas malapad ang 115. O, diba napaka-ano? Ironic. Kasi, mas malaki pa yung stator ng 110 compare sa ating pang 115. Same sila ng butas. Same sila ng butas. But, hindi siya pwede. Kasi, ano, mas malaki ang pang 115. So, normal, wala, malaki ang body ng, ano, diameter ng body ng pang 110. Kaya, malalaki din yung ganito niya. Yung mga ganyan niya. Yung diameter matangkad compare sa pang 115. Ayan, tingnan nyo. Yung distance, ganito. So, hindi siya kakasya. Hindi kakasya kung gamitin ang 110 sa 115. Malaki siya. Doon pa lang sa magneto, pag salpak, hindi na kaagad kakasya dahil sa laki nito. So, hindi mo masasalpak sa magneto, masikip ito sa magneto. Hindi mo makakadiran. Pag ito naman ang ilagay mo is maluwag naman siya. So, hindi talaga siya pwede. Although, parehong-pareho yung kanyang ano, parehong-pareho yung kanyang wires, parehong-pareho yung kanyang socket, ayan, pero, pareho din yung pulsar, pareho din sila, of course, na battery operated dahil wala siyang primary coil dyan, but the body itself ay hindi talaga siya pareho. Ayan, magkaiba sila ng laki. Kaya ayan. So, sana may natutunan kayo sa ating vlog ngayong gabi. At ayan. So, sana ay nagustuhan po ninyo at may natutunan tayong konti dito sa ating vlog for today's video, for tonight's video, na dapat may stock talaga ng pang 110. Syempre, hindi pa kaagad-agad yan mawawala ang mga pang 110 kasi nauna yan compare sa 115. But the ironic thing is, mas malaki, yun lang yung iniba nila sa magneto, ano, sa stator na pinalakihan pa yung, mas malaki yung 110. Pagdating sa 115, niliitan na lang nila. Ayan, di ba? So, sana po ay nagustuhan ninyo at comment lang po kayo kung may mga gusto pa kayong, halimbawa na, especially sa mga basic, ano, na gusto nyong malaman para... soon siguro kapag nasa bumalik na tayo sa Shopee ay mas madali sa inyong umorder or mas familiar na kayo sa itsura or alam nyo na ang uorderin nyo para sa inyong mga motor. Thank you so much, shout out sa inyong lahat at magandang gabi. Please
pa-like po ng ating video. And pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-share na rin po. At please paki-subscribe na rin po ang aking isang page, yung Resilient Shooter, na mga out of ano po yun, hindi po yun about business, it's all about yung mga kaganapan dito sa aming lugar, like yung mga basketball, mga motocross, mga events dito sa aming lugar. At sana ay mag-enjoy kayo. Thank you so much! See you on my next video! Bye-bye!